Dati na palang iminungkahi ng mga pulis ang pag-iigpit sa pagbili ng martilyo, yabe tubo at iba pang posibleng gamitin sa pagnanakaw sa mga mall. Dapat ay dadalhin muna sa labas ng mall ang mga ganyang items at kunin na lang ng mga bumili pag pauwi na sila. Pero wala palang nangyari kaya naman nakasalakay muli ang mga miyembro ng Martilyo Gang. Narito ang report ni Rafi Tima. Sa inisyal na pagpupulo ng mga opisyal ng PNP, security managers at supervisors ng iba't ibang mall sa Metro Manila, lumalabas na hindi nasunod ang Memorandum of Agreement na napagkasunduan matapos ang kaparehong insidente noong nakarang taon sa SM Mega Mall. Sa MOA na napagkasunduan ng Mall Security Association, natugunan na ang modus operandi kung saan binibili mismo sa loob ng mall ang mga martilyong gagamitin sa krimen. Ang SOP is to talk to the stores that sell those kinds of products na ihatid yung product outside the mall. Nabuo ang MOA dahil sa lumabas na modus operandi matapos umatake ang hinihinalang martilyo gang sa isang jewel store sa loob ng SM Mega Mall Enero noong nakaraang taon. Sa kabila ng malinaw na kakulangan sa bahagi ng mall security, hindi naman daw napag-usapan ang sanction dahil sa hindi nasunod na napag-usapan sa MOA. Batid naman daw kasi ng PNP na tila masyadong idealistic ang nilalaman ng MOA. Masyadong ideal. Kaya bang implement ito? Mukhang hindi naman. At meron nakalagay dito, hindi naman ini-implement. Humigit kumulang 100 security managers at supervisors ang dumalo sa pulong kahapon sa PNP headquarters sa Camp Crame. Magpupulong daw silang muli sa mga susunod na araw para planchahin ang mga panuntunan para mapaganda pa ang MOA at sa pagkakataong ito, masunod na ng mga mall security operators. A security provider, meron konti dapat na baguhin na they should try to convince the top management na ito ang kailangan for security. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.